Sino nga ba si Wolverine? Si Wolverine ay isang fictional character na lumitaw sa American comic book na inilimbag ng Marvel Comics. Madalas siyang makita kasama ang tanyag na grupo ng mga mutants na tinatawag na X-Men. Si Wolverine ay isang mutant na nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Kasama dito ang pandama na katulad ng isang hayop, kasama ang kakaibang pisikal na lakas, kakayahang paghilumin ang sariling mga sugat sa katawan, at ang retractable claw o ang matutulis nitong mga buto na lumilitaw sa magkabilang kamao. Aside from X-Men, si Wolverine ay itinanghal na miyembro din ng grupong Alpha Flight at Avengers. Ang kanyang karakter ay unang lumabas noong taong 1974 bilang kontrabida ng comics ni Incredible Hulk number 180 at may mas malaking participation sa The Incredible Hulk number 181. Si Wolverine ay nilikha ni Roy Thomas, isang editor-in-chief mula sa Marvel kasama ang writer na si Len Wein at ang Marvel art director na si John Romita Singh. Si Romita ang nag-design ng character, although una itong na-drawing sa publication ni Herb Trimpe. Noong sumali si Wolverine sa X-Men, ang kanyang character ay dinevelop ng mga writers na sina Chris Claremont and John Byrne. Ang artist na si Frank Miller ay nakipag-collaborate kay Claremont at tinulungang i-revise ang kanyang character noong 1982. Dito unang lumabas ang sikat na catchphrase ni Wolverine kung saan sinabi niya ang katagang "I'm the best there is at what I do, but what I do best isn't very nice." Si Wolverine ay isa sa mga madaming tanyag na anti-heroes na nag-emerge sa American pop culture pagkatapos ng Vietnam War. Ang kanyang character ay willing gumawa ng deadly force at ang kanyang brooding or moody at unpredictable na personality ay sumikat sa mundo ng comic book kasabay ng ibang anti-heroes noong late 1980s. Dahil dito, ang kanyang character ay naging fan favorite hindi lang as member ng X-Men, kasama din ang kanyang solo comic book series since 1988. Si Wolverine ay lumabas sa karamihan ng X-Men adaptations, kabilang ang video games, animated television series, at ang live-action 20th Century Fox X-Men film series na ginampanan ng artistang si Hugh Jackman. Si Troy Sivan naman ang gumanap na younger version noong taong 2009 sa pelikulang X-Men Origins, Wolverine. Si Wolverine ay ipinanganak bilang James Howlett sa hilagang bahagi ng Alberta, Canada, noong late 1880s. Siya ay mula sa mayamang pagulang na sina John at Elizabeth Howlett. Pero sa totoo lang, siya ay anak sa labas ng kanilang groundkeeper na si Thomas Logan. Dumating sa puntong pinatalsik sa mansyon si Thomas dahil sa tangka ng kanyang anak na si Dog na gumawa ng hindi maganda sa pamilya Howlett. Sa galit ni Thomas, bumalik ito sa mansyon at pinatay si John Howlett. Sa pagnanais na makaganti, ang batang si James or si Wolverine ay napatay si Thomas Logan gamit ang kanyang bone claws o ang kanyang matutulis na kuko na mula sa kanyang buto na lumabas mula sa kanyang kamao. At doon nagsimula ang pagkakatuklas niya sa kanyang mutant abilities. Dahil sa hindi magandang pangyayari, ang batang si Wolverine or si James ay tumakas kasama ang kanyang kaibigan si Rose na isang ampon ng mga Howlett at sabay silang lumaki sa isang mining colony malapit sa Yukon, part ng Canada. At binago niya ang kanyang pangalan
mula James Howlett, binago niya at ginawa itong Logan. Nung hindi sinasadyang mapatay ni Logan si Rose gamit ang kanyang bone claws, umalis siya sa mining colony at tumira sa kakahuyan kasama ang mga mababangis na wolves o lobo hanggang sa siya ay mahuli at isinaman sa isang circus. Doon, nakilala niya si Saul Creed, kapatid ni Victor Creed, at pinalaya siya nito. Dumating ang puntong bumalik siya sa sibilisasyon at tumira kasama ang Blackfoot people. Ang Blackfoot people ay mga natives or native people or native Indians from Canada. Habang kasama niya ang Blackfoot people, dito sa lugar na to niya nakilala ang babaeng bibihag ng puso niya, si Silver Fox. Kaso lang, mamamatay ito mula sa kamay ni Victor Creed, also known as the Sabertooth. Pagkatapos ay napasali si Logan sa Canadian military noong World War I. Siya ay tumambay muna sa Madripoor, isang fictional island malapit sa Southeast Asia, malapit sa Singapore. Pagkatapos ay tumira siya sa Japan at nakilala ang kanya magiging kabiyak na Haponesa na tatawagin natin sa pangalang Itsu. Nagkaroon ng anak si Logan at Itsu na nagngangalang Daken. Ngunit walang alam si Wolverine na may anak pala siya mula sa Japan. Noong World War II, naging magkakampi si Wolverine at Captain America. Pagkatapos ay pinagpatuloy ni Logan ang career bilang isang mercenary. Nagsilbi ito kasama ang 1st Canadian Parachute Battalion noong D-Day at kinalaunan, sumali siya sa CIA at nirecruit ng Team X, isang Black Ops unit. Kaso lang, bilang member ng Team X, si Logan ay binigyan ng maling memory implants. Ngunit nakawala din ito mula sa fake memory implants at sumali sa Canadian Defense Ministry. Kasunod nito, si Logan ay kinidnap upang isa lang sa isang Weapon X program. Dito ay pinag-eksperimentohan siya, pero kinalaunan ay nakatakas din ito. Regarding sa Weapon X program, may ginawang masakit na bagay kay Logan dito. Dito ay sapilitang inihalo ang adamantium metal sa kanyang mga buto. Ang adamantium metal ay isa sa mga pinakamatibay na metal sa buong mundo. Halos kasing tibay nito ang shield ni Captain America. Ito ang hinihalo sa skeletal system ni Logan. Kaya lalong tumibay ang kanyang mga bone claws. Si Logan ay tinulungan ni James and Heather Hudson na ibalik ang kanyang malay bilang tao para makatakas mula sa Weapon X program. Pagkatapos ay nagtrabaho si Logan as intelligence operative for the Canadian government under Department H. Dahil sa ganitong profesyon, nagsimula ang codename na Wolverine, one of Canada's first superheroes. Sa kanyang unang misyon, kailangan niyang pigilan ang pagkasira ng isang lugar dahil sa away ni Incredible Hulk at ng kalaban niyang si Wendigo. Kinalaunan, na-recruit ni Professor Charles Xavier si Wolverine bilang bagong membro ng X-Men at naging malapit kay Jean Grey kasama si Cyclops. Sa isang issue sa X-Men Comics number 25 noong 1993, pinamagatang Fatal Attractions crossover, ang supervillain na si Magneto, ang mutant na kayang kumontrol ng metal, ay sapilitang tinanggal ang adamantium metal sa mga buto ni Wolverine. I'm talking about his skeletal system. Dahil dito, nagkaroon ng matinding trauma si Logan at pansamantalang naglaho ang healing power nito. Iniwasang pansamantala ni Wolverine ang X-Men upang dumaan sa iba't ibang adventure habang unti-unting bumabalik ang kanyang healing factor. Pero dahil sa tuloy-tuloy na mutation niya,
si Wolverine ay nagiging parang asal at itsurang mabangis na hayop. Pagbalik ni Wolverine sa X-Men, siya ay nakidnap ng anak ni Cable na si Genesis at sinubukang ibalik ang adamantium metal sa kanyang skeletal system. Ngunit, nabigo ito at nagtuloy-tuloy ang pag-transport nito bilang isang mabangis at asal hayop na creature. Tinangkang kidnapin ni Apocalypse si Wolverine at na-brainwash ito na maging membro ng kanyang kampon. Pero, matagumpay na naibalik naman ito ang adamantium metal sa kanyang skeletal system. Na-overcome niya ang pang-brainwash ni Apocalypse at nakabalik na siya sa X-Men kasama ang kanyang adamantium metal in his skeletal system. Ang isa sa mga katangi-tanging kakayahan ni Wolverine ay ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat pagkatapos ng matinding pakikipaglaban. Pinaghihilom nito ang nasirang tissues ng kanyang katawan na mas mabilis at epektibo kumpara sa normal na tao. Kasama din ng kanyang healing powers ang mabilis na paghilom ng physical na trauma kabilang ang matinding pasa sa katawan at mabilis din itong naghihilom. Aside from that, hindi rin tumatalab kay Logan ang mga karamdaman, droga at toxins. Pero may chance na ito ay tumalab sa kanya kapag nag-intake ng mataas na quantity or volume, kagaya ng pag-inom ng mataas na quantity ng alcohol, droga at lason. For example, sinubukan ng SHIELD agency na lagyan ng mataas na dosage ng anesthesia si Logan at tumalab ito nung umabot sa 80 milliliters of anesthesia per minute sa kanyang katawan. Kasama rin sa mutation ni Wolverine ang pagkakaroon ng kakayahan na katulad ng isang hayop. Kasama ang pagkakaroon ng parang pangil na ngipin at ang pinakasikat niyang kakayahan, ang kanyang tatlong retractable claws o ang mahahaba o matutulis na buto na lumalabas sa ibabo ng kanyang kamao. Noong una, ay akala ng mga fans na galing sa Weapon X program ang kanyang retractable claws. Ngunit napag-alaman na ito ay natural na kakayahan ni Wolverine na parte ng kanyang body system. Ang naturang retractable claws nito o parang mga kuko ng leon ay hindi gawa sa keratin. Ang kanyang claw ay gawa sa isang extremely dense na buto. Ang kamay ni Wolverine ay walang mga openings para sa daanan ng kanyang mga retractable claws. Ito ay lumalabas mula sa kanyang laman loob every time na ito ay gagamitin niya. Kasama rin dito ang medyo masakit na nararamdaman niya kapag inilalabas ni Logan ang kanyang retractable claws o ang kanyang matutulis na buto kapag napapalaban siya sa mga supervillains. Nung minsan nakusap niya ang mutant na si Jubilee, sinabi ni Wolverine na may mga lagusan or channel sa loob ng kanyang kamay papunta malapit sa kanyang kamao kung saan dumadaan ang kanyang claws kapag ginagamit sa pakikipaglaban. Si Logan ay marunong sa maraming klase ng sandata, kasama ang paggamit ng baril. Mahilig din si Wolverine sa bladed weapons. Siya ay nagpakita ng angking galing sa martial arts nung matalo niya ang martial artist na si Shang-Chi. Kaya din ni Wolverine na makipagsabayan ng hand-to-hand combat kay Captain America. May malawak ding kaalaman si Wolverine pagdating sa katawan ng isang tao at ang pressure points nito. Katulad ng ibang member ng X-Men, marunong din magpalipad ng eroplano si Wolverine. Kaya niyang paliparin ang kanilang SR-71 Blackbird supersonic plane. May kaalaman din si Wolverine sa pag-iespiya at ang mga palihim na operasyon.
Kapag nilalagay sa matinding panganib, minsan ay nabubuyo or nauuwi sa berserker rage to Wolverine, kung saan ay nagiging sobrang agresibo ito sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang retractable claws na parang isang galit na hayop. Kapag si Wolverine ay napapaloob sa berserker rage, mataas ang tsansa na walang tumatalab sa kanya na psychic attacks. Although, kinasusuklaman niya ang berserker rage, aminado naman si Wolverine na nailigtas naman ito ang kanyang buhay sa maraming pagkakataon. Sa kabila ng pagkitil niya ng maraming buhay ng supervillains, hindi gusto ni Logan na pumatay o malagay sa berserker rage. Dumidepende pa rin si Logan sa kanyang personal code of honor at moralidad. Si Wolverine ay madalas ilarawan na may magaspang na ugali at gusto lagi mapag-isa. Madalas umaalis sa piling ng X-Men upang makipag-deal sa kanyang mga personal issues or problems. Siya ay napagbibintangan na walang galang sa mga authority figures. Pero sa totoo lang, reliable si Logan bilang isang leader. Si Wolverine ay isang magaling na mentor o tagapagturo sa mga nakababatang babaeng mutants, kagaya nila Jubilee, Kitty Pryde at X-23. Regarding naman sa kanyang love life, marami rin siyang nakarelasyon na babae, kasama ang ibang failed relationships, including Mariko Yashida, as well as a mutual o pero hindi official na attraction kay Jean Grey. Dahilan para mag-away sila ng kanyang boyfriend na kinalaunan ay naging asawa na si Scott Summers, also known as Cyclops. Si Wolverine ay isang beses na ikasal sa isang mutant na si Viper, kasama sa kabayaran ng kanyang utang, pero nakipag-divorce din siya dito. Napag-alaman din na nagkaroon din si Logan ng romantic relationship kay Squirrel Girl. At may on and off relationship din sila ng kanyang longtime teammate and friend na si Storm. Kung ikaw ang tatanungin, idol mo ba si Wolverine? Kailan kaya ang susunod na movie ni Logan? Maraming salamat po sa panonood. Magkita po tayo ulit sa next video. Hanggang sa muli, take care and mabuhay!